Bago ang paghahain ng kandidatura sa Oktubre para sa eleksyon 2022, abala na ilang partido sa pagpapalakas at pakikipag-alyansa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kulang-kulang dalawang buwan na lang ang hihintayin, magpa-file na ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa 2022 national elections. Pero isa pa lang ang umaaming tatakbong Pangulo at yan ay si Senador Panfilo Lacson. Humingi daw ng meeting sa kanya si Vice President Leni Robredo kamakailan kaugnay sa hakbang na pagkaisahin ng oposisyon. Nagbigay daw si Lacson ng unification formula para dito, pero nakaramdam daw siya ng pagtutol kay Robredo. Tumanggi si Lacson na idetalya kung ano ang kanyang iminungkahing unification formula. Kasi nga po, hindi ka pwede magdetalya, no? Pero ano po ba ito may kinalaman sa may isang aatras, halimbawa, sir? Well, in so many words, yes. Uh-huh. May unification nga eh. At least between her group and my group, kung ma-implement yun, mag-unify. Hindi ko sinasabing siya yung aatras. Hindi ko sinasabing ako aatras. Pero merong basta't mag-unify in the end. Hindi lang reluctance yung naramdaman ko para may resistance. Mag-uusap daw sila uli ni Robredo. Sabi naman ng kampo ni Robredo, tiyak na bukas sa pagtakbong Pangulo si Robredo sa kabila ng mga sinasabi ng ilan. Ilang beses na raw itong nilinaw ng bise. Hindi pa raw niya kinokonsidera sa ngayon ang pagsuporta sa ibang presidential aspirant. Malinaw pa rin daw na ang first option ay si Robredo mismo ang tatakbo. Pero hindi na nagkomento ang kampo ni Robredo tungkol sa unification formula na sinasabi ni Lacson. Abala na rin ang ilang partido sa pagpapalakas at pakikipag-alyansa. Ang Aksyon Demokratiko, partidong itinatag ni dating Senador Raul Roco, magkakaroon ng bagong miyembro, si Manila Mayor Isko Moreno. We did reach out to their camp initially, so we had, and then from there on we had talks, and then nagtingin kung pwede bang magkasundo with the principles, pwede bang magkaroon ng pagsasamahan. And we're glad that Mayor Isko joined the party. Nag-file na nga ng resignation si Moreno mula sa National Unity Party o NUP kahapon. Ang NUP ay isa sa mga partidong nakipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte. Ang paglipat ng partido ni Moreno, nangangahulugan bang tatakbo siyang Pangulo sa 2022? Hiningan namin ang payag si Moreno pero wala itong komento sa ngayon. Manunumpa na dapat ito bilang miyembro ng Aksyon Demokratiko ngayong araw. Pero sa isang statement, sinabi ng Aksyon Demokratiko na hiningi ni Mayor Isko na ipagpaliban muna ang kanyang oath-taking dahil meron itong mga kailangan agad na asikasuhin kaugnay sa bakunahan sa Maynila. Ang hugpong ng pagbabago din, patuloy ang pagbuo ng alyansa para sa 2022. Nadagdagan pa raw ng dalawang partido ang kaalyansa ng HNP, ang Laban ng Demokratikong Pilipino ni Senador Sani Angara at Partido Federal ng Pilipinas. Nauna dito, may lima ng partidong nag-renew ng kanilang alliance sa HNP. Lumilino na kaya ang desisyon ng Mayora na tumakbo sa 2022? Napagin na po ni Mayor Sara na talagang October po siya mag-a-announce kung ano po magiging final na plano niya sa 2022. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.